morning mga kakandal. Isa na naman pong magandang araw sa inyo and welcome to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kakandal ng 5-9 ay tungkol sa 11 general orders. Number 1, so take charge of the post and all company property in view and protect, preserve the same with utmost diligence. Ang ibig sabihin niyan mga ka-5-9 ay kung nandun na tayo sa ating area of responsibility or sphere of duty na natin, kailangan nating protektahan ang property ng company. Kasi yan ang ating primary purpose. Kaya nandun tayo sa area. Protect lives and property. And then number 2, to walk in an alert manner during my tour of duty and observe everything within sight or hearing. Ang ibig sabihin niyan, kung tayo nandun na sa ating area of responsibility, kailangan natin maging alerto sa lahat ng oras. At kailangan din nating maging observant or mapagmanman tayo or mapagmasid sa ating area of responsibility during our tour of duty. Kung may naririnig tayo, kailangan nating isagap yun. Tingnan natin or obserbahan natin yung mga galawan sa loob ng ating area. And number 3, to report all violations of regulations of order I am instructed to enforce. Ang ibig sabihin nito, kailangan mong isangguni or i-report sa mga kinauukulan ang mga violation sa mga orders na binigay sa iyo. At i-report mo yung mga violators, kung sino yung mga violators during your tour of duties. And number 4, to relay all calls from more distant from the guardhouse where I'm stationed. Ang ibig sabihin nito, kailangan nating ipasa sa lahat ng ating mga kasamahan kung anong tawag or orders na ating natatanggap para malaman din nila yung mga orders na bago na ibinigay sa atin. Number 5, to quit my post only when properly relieved. Ang ibig sabihin niyan, kailangan lang nating mag-quit or alis sa ating duty kung nandoon na yung karelibo natin. Kung properly turn over na natin yung ating area. At pinaalam na natin sa ating ka-5-9 na karelibo na okay ang lahat during your tour of duty. Number 6, to receive, obey, and pass on to the relieving guards all orders from company officials, officer of the agencies, supervisor, post in charge, or ship leaders. Kung tayo ay nakatanggap ng order, kailangan nating sundin ito at ipatupad. At ipasa natin itong orders na ito at para sundin din ng ating karelibo yung order, ipasa natin sa kanya yung orders na binigay sa atin ng company officials, officer of the agency, supervisor, post in charge, or ship leaders. Number 7, to talk to no one except in the line of duty. Kadalasan ito, mahirap itong gawin kasi napaka-boring kung pag-uusapan mo lang during your tour of duty, yung trabaho mo. Kaya, yun, kung maiwasan natin, iwasan natin. Yan lang. At number 8, to sound or call the alarm in case of fire or emergency. Kailangan natin mga kapatid alamin kung saan yung alarm. Para kung may mga nangyari mga sakuna or disorder, alam natin yung area at mapatunog natin yung alarm para malaman ng mga tao doon sa ating area of responsibility na may disorder na nangyayari. Number 9, to call the superior officer in any case not covered by instruction. Kasi kung may pangyayari doon sa ating area of responsibility na hindi na natin saklaw sa ating trabaho, kailangan natin
sumangguni or tumawag sa ating superior official para matulungan tayo. And then number 10, to salute all company officials, officer of the agency, ranking public official and officer of the PNP and the EFB. Yan ay isang basic para sa ating mga kapadyan na kailangan nating mag-courtesy o mag-respeto sa ating mga officialist ng kumpanya, ng ating agency, your public official, and then sa officer sa PNP at saka EFB. Number 11, to be especially watchful at night and during the time of challenging, to challenge all persons on or near my post, and to allow no one to pass or loiter without properly authorizing. Nito, kailangan nating i-challenge lahat ng mga tao na malapit or nandun na talaga sa ating area of responsibility. Tanungin natin kung anong paka niya o kung anong may transaction siya. May transaction ba siya dito na legitimate na transaction or wala? Para kung wala naman, edi bantayan natin siya kung ano ang susunod na galaw niya. Especially na during night time, kasi ito ang pinaka-critical na area bilang 5-9. Ang gabi kasi hindi natin alam kung kailan o anong oras na atake yung mga masamang loob. Kaya ingat-ingat tayong mga kapaibnan, and always na mag-pray tayo para may gabay tayo sa may kapal. Pag-igihan lang yun natin, trabaho natin, gawin lang natin at sundin natin kung anong nakalatag doon sa 11GO. Hindi naman natin ma-perfect yan, pero at least ginagawa natin ang lahat nating makakaya para sa hindi lang sa ating sarili, kundi para sa ating agency at saka sa company or establishment kung saan tayo naka-destino or naka-designate. And maraming salamat sa inyong mga kakandal. Please subscribe my YouTube channel, Boy Kandal, and then likes, views, and comments.